panibagong food and good vibes. And today, magluluto tayo ng chicken recipe naman. So, hindi ko pa alam kung anong itatawag natin dito. Malalaman natin mamaya. At gagawin lang natin ng madalian pero nakatatakam because cooking doesn't have to be hard. It just have to be delicious. Kaya huwag na natin patagalin to. Let's go! Kasi meron tayong mga chicken breast dito, naka-fillet na yan. So, hihiwain lang natin yan sa gitna para mas maging flat siya. Ayan, ganyan. Ganun din yung gagawin natin dito sa iba. Tapos gagamit tayo ng tenderizer para ma-flat natin to at saka para mas lumambot yung chicken breast natin. Ayan, na-tenderize na natin lahat ng breast. Tinatag lang natin dito. Sinalagyan natin ng mga season. Ayan, isison lang natin ng iodized salt itong lahat ng chicken breast natin. Next natin, pepper powder. Garlic powder. At paprika. Tapos baliktarin lang natin. At ganun din nilalagyan natin sa kabila. Same lang, salt, pepper, garlic powder, and paprika. Ngayon, itatabi na natin tong na-season natin na chicken breast. Ngayon, gagawa naman tayo ng basting sauce. So, 1:2 lang, 2 tablespoon ng mayonnaise, at 1 teaspoon ng mustard. Haluin lang natin yan. Ito yung basting sauce natin, ito yung ipupunas natin doon sa chicken. Next, gagawa naman tayo ng pang-fillings o yung pampalaman natin sa ating chicken breast. Na mag-slice lang tayo ng parsley. Next, mag-mince naman tayo ng fresh garlic. Sa totoo lang guys, hindi ko alam kung anong tatawag natin dito sa dish natin. Pero kasi gusto ko lang gamitin yung oven, kaya mag-bake tayo ng chicken breast. Kasi isa sa pinakamadaling dish na lutuin is chicken, right? At dahil cheesy, siyempre maglalagay tayo ng cheese. Gagamitin natin tong fontina cheese. Pero kung may ibang cheese kayong pwedeng gamitin, okay din naman yun. I-grate lang natin to kasi ilalagay natin to sa loob at saka sa top ng chicken natin. Ayan, na-grate na natin yung cheese natin. Ngayon naman, nahaluan na natin yan ng parsley at yung minced garlic natin. Ayan, tapos haluin lang natin para magsama-sama siya. Tapos tabilang muna natin to. At ibalik natin ang chicken breast na na-season natin kanina. At itong basting sauce natin na mayonnaise at mustard. Papahiran lang natin yung mga seasoned chicken natin. Ayan. Cover lang natin lahat. Ayan, after natin mapahiran yung lahat ng chicken, ihiwalay natin isa-isa kasi iro-roll natin to. Ayan, lagay lang natin yung ginawa nating fillings. Lagyan lang natin sa lahat, no? Kalat lang natin. Ayan, tapos iro-roll lang natin yan. Dahan-dahan lang para hindi siya matapot. Tapos ilagay natin dito sa ating bowl bago natin i-bake. Pero lalagyan muna natin ng olive oil sa ilalim para hindi siya masulog. Kalat lang natin yung olive oil. Tapos dyan na natin ilalagay yung mga chicken natin. At bago natin ipasok yan sa oven, pupunasan pa natin yung ibabaw ng ating basting sauce. Preheat muna natin tong oven natin sa 380 degree. Ayan, na-preheat na natin ang oven. Ngayon naman, ipasok na natin itong ating mga chicken. Ayan, dahan-dahan lang kasi medyo mainit na to. So ayan mga ka-tipsy, i-bake natin to ng mga 40 minutes. So balikan natin mamaya. Ayan mga ka-tipsy, habang naghihintay tayo doon, palamig muna ako dito sa labas. At habang naghihintay din kayo, ay road to 100,000 subscriber na tayo. Ay yung mga hindi pa naka-subscribe diyan, i-click mo na 'yung subscribe button diyan sa baba, wag ka na mahiya, no?
para ma-reach na natin yung 100,000 subscriber. At saka, paki-like mo na rin tong video na to para tuloy-tuloy yung good vibes natin. Ay mga katipsy, after 40 minutes, check na natin itong ating chicken. Uy, ang bango. Okay, ilabas muna natin yan from the oven. Woo! Teka lang, baka malag-lag ko eh. Mabigat, kasi yung isang kamay ko sa camera. Wow, ang bango. Kaya ako siya nilabas sa oven after 40 minutes kasi lalagyan pa natin ng konti na cheese sa ibabaw para mas maging cheesy yung chicken breast natin. Akala ko napindot ko yung recording kaya hindi ko na naipakita na nilalagyan ko ng cheese sa ibabaw. Pero kung makikita nyo, yeah, habang binabalik ko siya, naging mas cheesy na yung ibabaw ng chicken natin. Tapos maghintay lang tayo ng another 5 minutes para matunaw lang ng konti yung cheese. Tapos, ready to serve na to! Let's go! Isa, 1, 2, 3, BOOM! Wow! Naka-record ba? Ay, naka-record naman. Ayan, ayan mga katipsy, luto na itong ating, di ko alam kung tawag dito. Chicken... Sabihin na lang natin cheesy breast baked... Breast chicken, yeah. Oh, yeah. Breast chicken. Ano? Cheesy baked chicken fillet? Breast. Gano'n na lang. Oh. Mga katipsy, kayo nang bahala ko anong ipapangalan natin dito sa dish natin. I-comment nyo sa baba. Yeah. It's a try-out yata. Hindi ko alam kung ano lasa to. Yeah, try lang to. Nakita ko sa internet noon, pero tinanay ko to before, pero hindi baked kasi wala naman kaming oven sa Pilipinas. Ah, okay. Inano ko lang siya, parang sinaklob ko lang. Pero pinakitinig ko lang. Parang ganda tingnan eh. Kaya, tingnan natin. Let's go! Let's go! Pero na ako dito, hiniwa ko kasi planating natin kanina. Ito na yung titikman ko. So, ano ba, para pa shell-shell pa style niya. Pero bango naman, oh. Bango, no? Bango. Cheesy. Bango. Sabi cheesy. Sa commercial, cheesy. Keso pa. Ano, mga katipsy, juicy naman yung inside niya. Kasi 40 minutes lang natin niluto. Kasi mabilis ang maluto ang breast eh. Tignan natin. Ating ang masarap. Harap naman. Breast eh. Masarap naman siya. Ito ang chamba. Ito literal na chamba. Kasi hindi ko alam kung ano tawag natin dito. Ano ba yung dito? Parang ang ganda tingnan. Ang mga seasoning niya sa loob. Tapos may cheese. Oh, na-enhance yung lasa ng butoy. Ang tender. Lambot, no? By 45 minutes lang ako sa oven, guys. Kasi 40 minutes ang bake time. Tapos lalabas mo. Tapos lalagyan mo ng cheese sa ibaba uli. Para mas maging cheese, ipabalik mo for another 5 minutes. Pwede. Healthy foods to, ha? Kasi walang fat, eh. Yeah, kasi best siya. Sarap, no? Machamba tayo. Chamba uli. No? Sarap. May kanin tayo dito, partner natin sa kanin. Sarap siya. Parang siya mukhang shell. Ay, parang mas masarap siya sa kanin mo. Ay, naku, mas masarap talaga. Mas marap, no? Pwede rin siya sa garlic bread. Pwede. So, siguro tawag na lang natin dito kasi hindi ko alam kung anong tatitle natin dito eh. Sila lang mag-comment. Ayun ang bahala mga tipsy kung ano gusto natin. Parang nilang itawag. Naisip ko sa cheesy baked chicken. Breast. Chicken breast. Yes, I agree. Sarap siya. Madali na siya gawin basta may oven ka. Pero kung wala kang oven, pwede naman siguro yung ano, i-skillet mo lang siya, tapos tatakpan mo nung foil, tapos medium heat mo lang. Pwede din yun. Saan mo naman Actually, ganyan yung ginawa ko nung trinay ko ito noon eh. Saan mo nga saan nalalagay? Sa kalan lang. Pinakalan, tapos kukaberan mo ng... Balik ang oven. Para mo siyang ma-oven, tapos... Iyaano mo lang siya. May medium heat mo lang siya para hindi siya mabigla. Lagyan mo siya ng ano, kokoveran mo siya ng sa ibabaw, kokoveran mo siya ng foil. And pwede din 'yan mga tips kung wala kang oven. Pero mas maganda talaga sa oven para saktong-sakto yung oras. Sarap din. Dalawa lang kami kasi si Dada, di ba na yun? Kasi kumain na siya. Kumain, kakakain lang. Si Dad kasi since military siya, hindi siya katulad dati pag may pagkain, kakain tayo eh. Siya kasi na-schedule, tamang oras ng pagkain. Tala pa! Yeah, it's good. Chalap chalap. Isn't that bad? Yeah, it looks pretty good. Yeah. I'll try it later. I totally chicken. I'm telling them that your schedule of eating is with discipline. Unlike us Filipinos. We eat anytime we want. Look, see, he put something inside there. There's some seasonings inside. I remember that that expensive cheese. Yeah. Oh, is that what that is? Yeah, the portina.
Actually, nung bumili kasi kami guys sa sa commissary. Sabi ko, makailangan konti na gamitin natin para masarap. Chinek namin. Laki na nakita niya yung presyo. Ah, mahal naman yan, cheese na. Ang liit-liit. Yes, guys. Ang liit-liit. Yeah, liit lang. Pero, tinan mo naman. Di ba? Sarap. Palagay ko, kaya siya masarap kasi masarap yung cheese na nilagyan natin. Kasi it's a cheese. Yeah. Because of the cheese. Tapos juicy siya. Kung makikita nyo guys, ano siya, may katas. Kasi ang chicken may natural water yan. Pag pinito mo or binake mo siya, puso siya lalabas. Yun na sa ilalim niya. Yeah, yan. Ito. Yung sa labas na yan. Kaya pag nilagay mo sa kanin yan, try natin. Masarap yan. Ang nabaw mo. Nahabaw mo yan. Sinabaw mo siya. Tulap. Nagdunod-lasa ma. Kaya nga, naglagay nga rin ako eh. Enhance yung lasa dun sa sabaw. Nandun yung pinakamasarap na lasa. Ano? Madali na naman siya gawin. Kaya guys, pwede niyo itong gawin sa mga handaan. Gagating na. Kaya ba marami kang dish na lulutuin? Ito mabilis yan. Salt, pepper, paprika, garlic powder. O kung ano pang season na gusto niyong idagdag. Tapos roll mo lang. Lagyan mo ng cheese. Ganda. Seller niyo. Diba? Bilis lang. Basic lang. Para siyang shell. Easy dish. Madaling gawin. Mura. Kasi yung cheese pwede namang alternative na hindi konti na. Kaya tanong cheese basta yung mga pwedeng panlutong cheese. Yeah. O kaya. Correct ka dyan. Yung iniinom mo yung kombucha, may mga nagtatanong sa comment section ano daw yung iniinom. Kasi iniinom yung dad doon nakaraan eh. Ano iniinom yung dad mo? Spend mo nga, diet talk lang muna ako. Lumaya na ako magkakombucha. Pag ano to, usually sa may mga taong merong acid reflux, tapos hindi natutunaba, masarap kasi siya, okay siya, tapos nakakatulong siya kasi nga may apple cider vinegar. Tevita, baka naman. Pinapromote ka. Ayaw nga pala. Yay! Baka naman. Eat lang kasi baka may impatcho naman ako. Ano? Oopsie. Sarap. Yung kapatid ko, Gayo Junior, wala siya ngayon kasi hindi yun dito nakatira. Mabit nandito pero may paso kasi yun. Monday through Friday. May trabaho kasi. Tsaka yung gusto mag-mine sa kapatid ko, mag-comment na lang ng mine dyan. Bali mo, dito na nyo makita yung comment. Yung dawan niya. Yung dawan niya, yung turn niya, diba? Nabuliliyaso yung isa eh, so yung dawan niya. Medyo, huwag naman, kwento mo na lang. Ako magagalit din nyo, siya na lang magkwento. Magagalit niya. Bali, lima talaga kami magkakapatid, mga tipsy. Ako may kakambal ako, kasi iniiwan pa sa Pilipinas, pero pupunta rin dito yun. Tapos, tatlo. May nagtatanong sa kakambal mo eh. Makikita nyo rin siya someday. Kung ano yung mukha ng nanay ko, paputiin mo lang. Naputi lang siya. Kasi kasi yun eh. Parehas sa parehas. Parang pinagbiyak ang inodoro. Kamalas na bata. Hindi ko dinadamihan yung kain ko kasi yung adobo mo eh. Kakainin ko yung mamaya. Yung adobo kasi si mama ko. Masarap din kasi magluto yan. Or, one of these days, makikita niyo siya magluto yun. Ah! May niliyak ako siya sa'yo. Side type pa yung lagay na yun ah. Ay, may shoutout si mama. O sige, masin niya sa shoutout. Sige, sa susunod guys, ibabalik natin yung shoutout portion. Ito. Lagyan natin yun para lahat tayo ma-shoutout. Sabi niya, yung Nelson Herrera. Aldrin Fermalino. Si Sara. Sara from Japan. Shoutout din sa'yo. Marami din nagpapa-shoutout sa comment section. Minsan hindi ko lang nakukulate lahat kasi, siyempre, mahirap din mag-edit mga tips and time-consuming din kasi hindi isa-isahin natin. Pero lahat ng comment niya nababasa namin and thank you so much. Sobrang appreciated namin yan. Maraming salamat po at nagugustuhan niyo yung mga pinagagagawa namin dito. At salamat dahil may natututunan din kayo kahit paano konting luto-luto natin. At nag-good vibes sila ma. Masaya sila. Natutuwa sila sa videos natin. Ayan. Thank you so much po sa panonood din. Ayan. Sige, next time po, babalik natin yung shoutout portion para yung mga nagpapa-shoutout, siya-shoutout natin. Ayan. Kung gusto nyo mag-shoutout, ilagay nyo sa comment. Ililista ko dito. Ayan. Sige, si mama maglilista para siya. Sasabihin ko sa kanya. Ayan. Kasi alam mo, pagka nabanggit lang ang pangalan ng isang tao sa anything like this, natutuwa sila eh. Katulad ako nung sinout out mo ako. Sinout out mo pala ako. Di ba natahimik ako nung sinout out mo ako? Nung sinout out mo ako nung Mother's Day yata yun, something like that. Sabi ko yung maganda sa feelings. Kasi naalala, masaya sila. Babanggit mo nga lang pangalan. Masaya ng tao. Yeah. At dahil dyan, sige, ipabalik natin ang shoutout portion. Simple request nyo lang naman yan eh. Ano ba naman yung konting oras para ako nun, diba? Ayan. Alright guys, ayun, ulit. Please like, comment, and subscribe. Tapos, i-ring mo na rin yung bell dyan para updated ka sa susunod na videos natin. Ayan.
At stay tipsy lang sa pagkain, hindi lang sa drinks ang stay tipsy. Ano? Kasi ang tipsy kasi ibig sabihin parang hinihinay lang. Huwag kang papakabangag. Basta pagkain, dahan-dahan ang isip, matatanda na tayo. Drink moderately. Yeah. Eat moderately. Eat moderately. Kaya stay tipsy lang. Salud!